ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay hindi basta maglalakad ka lang sa lansangan ng taas noo, lalanghap na sariwang hangin at iisiping mas higit ka kaysa sa iba. Unang-una, ito'y ang pagiging mahinahon at walang pagkukumparang ginagawa kanino man. Sila'y gaya ng mga bulaklak sa kaparangan na hindi nakikipagpaligsahan ng ganda sa kanilang mga katabi at ang tanging ginagawa lang ay mamukadkad. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap ng mataas sa kabila na suntok sa buwang kalagayan. Punong-puno ng tiwala sa sarili sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan. Hindi nagpatalo sa mga kahinaan at ipinagpatuloy ang mga pangarap hanggang sa masilayan ng lahat ang kagandahan ng kanyang mga gawa dulot ng namumukadkad na tagumpay. Ang kwento ni Marcial Rabelo o yung tinaguriang King of Philippine Comics. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Marcial Rabelo sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Mars Rabelo. Siya ay isinilang noong 9 ng Oktubre taong 1916, tubo sa bayan ng Tansa sa Cavite. Gaya ng mga kwentong pinagmulan ng mga matatagumpay na tao, si Mars Rabelo ay laki rin sa hirap. Sobra-sobrang kahirapan na dumating sa puntong hindi na siya makapagtapos sa kanyang pag-aaral dahil sa kakulangan ng suportang pinansyal. Pero kahit bata pa lang ay nakagisnan na niya na paunlarin at pagsikapan ang anumang bagay na ginagawa niya. Isang magandang halimbawa nito ay na magtrabaho siya bilang janitor at minsan na niyang sinabi sa kanyang sarili na ako ay magiging numero unong janitor. Ganon din na sumapit ng taong 1939, sa edad na 23 anyos, si Mars Rabelo ay nakapagtrabaho naman bilang cartoonist sa Mabuhay Extra na isang Tagalog magazine noon na naglalathala ng kanilang mga gawa kada linggo. Palibhas ay pinagkalooban si Mars Rabelo ng kakaibang galing sa pagbuhit at pagsusulat, minsan na rin niyang pinangarap na maging numero uno sa larangang iyon. Gayong bago pa man siya dumating sa mundo ng comics ay napakarami ng mga namamayagpag na nauna sa kanya. Hindi siya nagtagal sa trabaho niya sa Mabuhay Extra dahil sa bigla ang pagsiklab ng digmaan dito sa bansa noong taong 1941. Nagsikap siyang magpakabuhay noong panahon ng mananakop at sa tindi ng kahirapang nagaganap, nagtrabaho siya ng kung ano-ano basta magkaroon lang ng kapirasong pagkikitaan at muli siyang bumagsak sa pagiging janitor, ang pagiging number one janitor. Pagkatapos ng digmaan, muli siyang nagsimula sa kanyang mga pangarap kung saan isa sa mga naunang isinulat niya ang kwento ng kwelang bata na si Rita. Sa una ay halos gumuho ang mundo ni Mars Rabelo dahil tinatanggihan siya ng mga malalaking kumpanya noon na nagpapublish ng mga comics. Ang masakit pa nito, di hindi nila binabasa o binubuklat man lang ang kanyang sinulat na kwento. Walang may interesado sa kanyang gawa sa pagwiwikang hindi pa yun pwede. Gayon din naman nila nakikita pa ang nilalaman noon. Isang araw sa pagkadismaya, nakita siya ng isang matanda na mas kilala sa bansag na Aling Bating. Nilapitan siya ni Mars Rabelo at nagwikang, "Pakiusap, basahin niyo ang aking kwento." Sumagot naman ang matanda na sa mga editor mo dapat ipinapakita yan, ipabasa mo sa kanila. "Nagawa ko na po," ang muling wika ni Rabelo. "Pero walang may interesado sa kanila." Pero bakit ang wika naman ng matanda? "Hindi ko po alam ni hindi man lang nila binubuklat o binabasa ito. Pakiusap, maglaan po kayo kahit ilang sandali para basahin ito." Pagsusumamang sagot ni Mars Rabelo. Dahil sa nakitang pagkadesperado, kinuha ng matanda ang kwento ni Rita at sa mga unang talata pa lang ay mauutas na kaagad sa kakatawa ang matanda at sa pagpapatuloy ay lalo pa siyang ginanahan sa pagbabasa hanggang sa nagpagulong-gulong na ito sa sahig sa kakatawa nang matapos ang kwentong isinulat ni Rabelo. Pagkatapos ng sandaling iyon, ang lahat ay nagbago sa batang manunulat. Ang matandang iyon pala ay si Beatrice Gubalya na siyang may-ari ng Bulaklak Publications. At sa kanyang utos, nailathala kaagad ang kwento ni Rita Kasinghot
at naging instant hits ito sa mga mambabasa at doon na nga nagsimula ang kasaysayan ng nag-iisang Mars Rabilo. Nang magkaroon ng pangalan si Mars Rabilo, naisip niyang dapat ay magkaroon din ang mga Pilipino ng isang bayaning kakatawan sa bawat ordinaryong tao na siyang magiging inspirasyon nila para umahon sa noon ay lugmok na kahirapan dahil babago pa lang bumabangon ng bansa sa pinsalang dulot ng digmaan. Nilikha niya ang karakter ni Barga na gaya ng nauna ay naging hits din kaagad sa mga mambabasa. Lalo pang lumaki nang lumaki ang pangalan ni Mars Rabilo at nasundan pa ito ng ilan pang nilikhang karakter ng batang manunulat. Taong 1949, nang iniwan na niya ang Bulaklak Publications, matapos namang magkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan sina Mars Rabilo at ang mga editor ng nasabing kumpanya dahil pinipilit nilang dinidiktahan si Rabilo sa mga nais gawin ng kanyang mga karakter sa kwento. Sa kanyang pag-alis, naiwan niya ang karakter ni Barga sa kanilang kumpanya na noon ay isa ng kilalang superhero. Kaya't nang mapapunta siya sa Ace Publications na sunod niyang pinagtrabahuhan, kinuha niya rin ang pagkatao ni Barga at inirevise ang costume nito. At noong buwan ng Mayo taong 1950, isinilang ang panibago at pinakasikat na karakter ni Mars Rabilo na si Darna na patuloy na namamayagpag magpasa hanggang ngayon. Lalo pang kinilala ng mga tao ang kanyang kahusayan sa paglikha ng mga comic characters. At sa paglipas pa ng panahon, tuluyan niyang namayagpag at kinilala ang nag-iisang Mars Rabilo. Ang pinakapik ng kanyang karera ay tumagal ng higit 2 dekada hanggang 8 bahagi ng dekada 70. Nakagawa siya ng higit 500 mga kwento at mga karakter para sa iba't ibang mga genre. At ang mga ito ay bunga lamang lahat ng malikot na imahinasyon ni Rabilo. At ang ilan sa kanyang mga pinakapopular na karakter ay sina Barga, Darna, Captain Barbell, Jezebel, Bonjing, Lastikman, Jack and Jill, Flash Bomba, Tiny Tony, at napakarami pang iba. Sa buong panahon ng kanyang pamamayagpag, si Mars Rabilo ang tinaguriang hari ng comics dahil lalo pa siyang nakilala, lalo na nung makapagtatag siya ng sariling publications company kung saan blockbuster hits ang halos lahat nilang inilalathala. Siya na rin ang tinaguriang greatest comic artist of all time at di mabilang nalikha niya ang naisasalin pa sa mga pelikula magpas hanggang ngayon. Pagsapit ng dekada 80, taong 1984 nang maparangalan pa siya ng Life Achievement Award mula sa Comic Operations Brotherhoods bilang pagkilala naman sa kanyang naging ambag sa mundo ng comics. Ngunit sa kasamaang palad, dahil na rin siguro sa pagunlad ng teknolohiya sa mundo, unti-unting humina ang industriya ng comics hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong nawala sa sirkulasyon. Taong 1987 nang may stroke ang noon ay may edad na si Mars Rabilo at paglipas pa ng 1 taon, 12 na Setyembre taong 1988, siya ay tuluyang binawian ng buhay sa pamamagitan ng atake sa puso. Ngunit ang kanyang mga obra ay mananatiling buhay sa puso at isipan hanggang sa wakas ng panahon hanggat may mga nakakabasa at nakakapanood sa kanyang mga gawa. Si Marshall o si Mars Rabilo na tinaguriang hari ng comics ay pumanaw sa edad na 71 taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa kanyang bayan sa Tansa sa Cavite. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay hindi basta maglalakad ka lang sa mga lansangan ng taas noo. Lalanghap na sariwang hangin at iisipin mas higit ka kaysa sa iba. Ito ay pagiging mahinahon at walang pagkukumparang ginagawa kanino man, gaya ng mga bulaklak sa kaparangan na hindi nakikipagpaligsahan ng ganda sa kanilang mga katabi at tanging ginagawa lamang ay mamukadkad. Ikaw kaibigan, nagagawa mo bang makapagyabang kagad sa mga bagay na hindi pa naman natutupad sa iyo, sa iyong mga tinuturan? Sinasabi ko sa iyo, tinanggap mo na ang gantimpala mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!